Pinline natin ang itlog na ulit eh. So, kung sino yung malapit dito sa loft natin, sa gapan. So, kung may nang itlog kayong ibon na pwede nyong kunin tong itlog, bibig. Good day guys, andito naman tayo sa YouTube channel ko. Panibagong araw, panibagong video. For today's video guys is, papakita ko sa inyo yung bagong setup natin na sa mga loof saka sa mga breeder cage natin saka sa mga stock natin. So matagal tayong hindi nakapag-vlog eh. Kaya matagal tayong hindi nakapag-vlog guys. Yun nga, nag-ayos tayo dito. So medyo sininup na natin. So pansamantagal, sininup natin yung mga kulungan natin para tuwing umuulan eh, nahihirapan na rin kasi ako pagka tuwing umuulan. Laging basa yung mga breeder natin sa mga stock bird flyers. So ginawan ko na ng simpleng paraan. Inayos ko nga saka pinagsama-sama ko yung mga breeder cages natin para hindi halo-halo. So tara guys, samahan niyo ako. Pakita ko sa inyo yung bagong setup natin sa mga kulungan ng alaga natin. So ayan nga guys, pansin niyo. Sinama ko na yung mga breeder cage dito. So pinagpatong-patong ko, tapos nilagyan ko lona para kung sakaling umulan man ng malakas, safe na safe yung mga young bird natin. Kasi madalas eh, nag-uulan eh. Pang-apat na araw na malulam na ngayon. So yung unang tatlong araw, talagang malalakas yung ulan dito sa amin. Yun nga, tuwing umuulan, yung mga young bird natin na days old, mga ilang araw pa lang, mga 5 to 10 days, lagi nababasa yung pugad. So pinapalitan natin lagi ng ano, ng sapin. Tapos sa maga palit tayo ng sapin, tapos sa gabi or hapon check ulit natin. So pag lumakas din ng ulan sa gabi, check ulit natin para makita natin, baka kasi mapuno yung ano, yung nest nila na tubig, mamatay. So yun nga, ito, ayos naman na. So makakatulog na tayo na maayos. Ito nga pala yung mga breeder natin. Ayan, ayan sila. So itong ano natin, champion line natin, ang itlog na ulit eh. So kung sino yung malapit dito sa loft natin, sa gapan. So kung may nang itlog kayong ibon na pwede nyong kunin tong itlog, bibigay ko naman pag nagdalawa. So kung walang kumuha, baka palitan ko ng artificial egg. Ayan guys. So bali champion to, sa Tacloban Clarat tong hen natin. Tapos yung cap, kapatid nung ano na, Honda winner. So mukhang healthy naman yung mga ano nila, yung mga anak. Tapos itong isa natin, Santa Ana Clacker, saka 7th overall ng South. Ayan, healthy rin, nakita nyo naman. Tapos itong isa natin, isa nga lang yung napisa. So dahil nga nung bago mapisa yan, nag-uulan kasi nun eh. Napapalitan natin, so buti may napisang isa, nababasa nga. Yun nga sinasabi ko sa inyo, pag umulan na malakas dito, nababasa yung mga breeder natin. So ngayon, medyo sininup natin. So kahit umulan na malakas, pag nagsalang tayo, safe ni breeder natin. So ayan, sa ano ko yan, sa kasama ko sa loft, nagbablog din. Sa kayo nasa ilalim. So bali, ito lang binread ko na to, ang sa akin yan. So ayan, nilagyan na rin natin ng harang yung gitna para kung sakaling magsalang tayo, hindi may ilang sa katabing double cage. Ayan, medyo maliwalas nga guys, dahil kung napapansin nyo guys dito dati, maraming kulungan. May mga double cage dito. So pakita ko na lang sa taas yung dati nating ano na pwesto ng loof natin. Pakita ko na lang sa taas. So ito yung mga pliers natin. Ala, ay kulang pa. Bali ngayon lang medyo umaraw-araw. Ayan.
So mukhang hindi na naman tuloy yung norte natin katulad nung nangyari sa summer. So mawala pa sila kasi nalibago nga dahil di ba binago natin tong pwesto natin. So kaya hindi bumababa. O nag-aalangan pang bumaba. Yun nga, naninibagong bumaba dahil nabago. So pamaya-maya siguro bababa. So yun nga guys, mukhang hindi na naman tuloy yung norte natin. So bala ko kung hindi matuloy yung norte natin, bala ko iparapol na lang yung mga young bird natin ng norte iba. Iba ipaparapol natin, iba for sale. Malakas din kasi sa pagkain, lalo na ngayon na dami nating south, 12. Medyo malalaki na rin yung pang-south natin. So malakas sa pagkain. Yung iba bebenta ko, iba paparapol ko. So abangan nyo na lang guys kung di talaga matutuloy, paparapol natin yung ano. Bali anak na to ng mga finisher saka overall guys. Bali pwede nyo na tong gawing foundation or kung masasanay nyo de mas mainam i-raise nyo. Ayan guys, ito. Bali wala pa isa. Sa taas pa nag-aalangan. Bali summer natin ganun din. Mukhang ibebenta na lang din nung kasi sa kasama ko rin eh. Mukhang ibebenta na lang din nung kasama ko. Ayan. Daling ko naman kayo sa stock loft natin. Ito nga pala yung stock loft natin. Ginawa ko lang yan. Medyo nagtagal nga. Nagsimento pa rin tayo ng tiles. Medyo tinaas natin sa lupa para hindi maistakan ng tubig. Bali 2 times sa week na lang natin linisin to dahil medyo mahirapan nga tayo. Hiniwalay ko na rin yung lalaki at babae. So nasa kanan yung lalaki, nasa kaliwa yung babae. Kasama pa yung mga ano natin, yung mga paubrahin nating ibon. Bala ko, dispatchahin na rin yan, pamigay natin sa mga bata sa akin na yung hihingi doon sa kabila. Ayan. Kasi nga, diba, hindi na natuloy yung summer, hindi pa matutuloy yung norte. So, mamimili kami ng mga gagamitin nating breeder doon. I-stock na lang namin dito. So, kesa yung mga, ito yung mga i-stockin namin. So, mas okay na yun kasi anak ng mga overall sa finisher. Ayan guys. Bali, dalawang flying pen yan. Flying pen ng manok. Ginawa ko, pinagpatong ko na lang. Ginawa kong pinag-isa ko. Bali, dalawa yung pinto nun. So, nilagay ko yung isa sa pinto sa hen. Tapos isa sa cock. Ayan, pansin nyo. Sa magkabilang gilid. Ayan. Mas okay kasi pagka may ano tayo, may stock loft. So base nga sa experience ko, mahirap magpa-condition sa double cage. Lalo na kung double cage lalagyan, pwede sana kung hindi mo nalalagyan ng divider. Sa kaso sa dami ng ibon natin na kailangan kong lagyan ng divider para magkasya. So dito kasi mas okay dito sa stock loft kasi nakakalipad sila. Hindi tulad sa double cage, hindi makapagpagman lang ang mga ibon natin para kumbaga makapag-stretching. So dito nakakalipad-lipad sila tapos nakakapagpa-araw sila. Pagka tanghali kasi guys, nasisinaga ng araw halos yung kalahati ng stock loft natin na yan. So mas madali silang makarecover. Ayan. So pansin nyo guys, mga putik-putik pe. Kasi galing sila sa dati nating sa stock loft natin na binaba kasi natin sa lupa yon. Kaso ilang araw na nag-uulan. Yun, nagkaputik-putik yung mga buntot sa kapakpak. Ayan, pansin nyo. Bali mga dalawang linggo okay na rin yung mga kulay ulit niyan. So plano ko paliguan para. So yun nga guys, sa mga sumusubaybay sa mga video ko sa YouTube, abangan nyo, magpaparapol ako kung sakaling di matuloy yung norte. Yung iba doon, paparapol natin para
Siyempre, para bawas, malakas din kasi sa pagkain. Nasa atin na pa naman yung mga ano nun, yung mga breeder, saka yung mga magulang. So, kaya ipaparapol lang muna natin yung mga yung ibang norte natin. Yung sa summer kasi, sa kasama ko sa loft ngayon, balak niya ata benta. Tapos kukuha lang siya ng pang-lista. So, hanggang dito na tayo guys. Kung bago ka pala sa channel ko, click subscribe, like, share nyo na rin. Saka comment na rin kayo guys. Saka salamat sa mga patuloy na sumusuporta at sa mga bagong susuporta. So, ingat guys. Yeah.